Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Para magbigay ng mas detalyadong impormasyon sa magigilagay ng panahon ngayong araw, narito at mga kaparem natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Magandang umaga, Meno. Unahin na natin agad para sa mga kababayan nating papaalis na o naghahanda ng umalis para pumasok. Ano bang inaasahan nating panahon ngayong araw? Magandang umaga din, Patrick, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa magigilagay nating panahon sa araw na to, nakaka-apekto sa kasalukuyan itong ating tinatawag na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Nakaka-apekto yan dito nga sa Mindanao, gaya na rin sa probinsya ng Palawan. Samantala, yung ating namang Northeastern Surface Wind Flow, patuloy na nakaka-apekto po yan dito sa Northern Luzon. At dahil nga sa epekto ng ITCC, ay posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkilat-pagkulog dito yan sa Zamboanga Peninsula, gaya na rin sa Northern Mindanao at Western Visayas at probinsya ng Palawan. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi po naman ng bansa, asahan pa rin natin ang maliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Kahapon bahagyang nagpaingay itong northeasterly surface wind flow at umiral ito at naging dominante itong Intertropical Convergence Zone o ITCC. Dahil medyo bago sa pandinig ng ating mga kababayan, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang weather system na ito, Meno? Okay, yung tinatawag nating ITCC o Intertropical Convergence Zone, yan yung area kung saan po nagsasalubong ang ating hangin nagmumula sa northern at southern hemisphere. At dahil sa pagsasalubong ng mga hangin, nakakaroon ito ng mga maliliit na low pressure area na nagiging daan para magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa apektadong lugar ng tinatawag nating ITCC. Di kompleto ang ating Pasko kung wala ang malamig na hangin na dala ng hanging amihana. At marami sa ating mga kababayan ang excited na muli itong maranasan. Kaya naman, Meno, kailan na ba natin inaasahang umiral ito? Okay, yung tinatawag nating amihan ay posible nating maramdaman o mag-start ito sa buwan ng Nobyembre. Ang Pilipinas, kilala sa natatayang ganda ng ating mga isla. Bagamat kakatapos na ng weekend ilan sa ating mga kababayan ay ngayon pa lang magbabakasyon. Meno, para sa kanilang kaligtasan sa pagbaybay sa ating mga karagatan, mayroon pa ba tayong gale warning na nakataas? Okay, sa kasalukuyan, dahil lumakas ang epekto ng ating northeastern surface wind flow, may nakataas tayong gale warning. Yan po ay dito sa bahagi ng Babuyan, Kalayan, Batanes at gaya na rin dito sa Hilagang Baybayin ng Ilocos Norte at Cagayan. At para sa mas kumpletong paghahanda, meron ba tayong binabantayang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa susunod na mga araw? Okay, sa kasalukuyan, meron tayong pong binabantayan na isang low pressure area, shallow low pressure area ito sa ngayon. Ito yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit, posible itong magdala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw o pwedeng by Wednesday, ramdaman yan. Dito po sa Silangang Kabisayaan, gaya na rin dito sa bandang Southern Luzon. Meno, maidagdag ko lang, yung low pressure o yung shallow low pressure area na inaasahan natin papasok ng bar, posible ba ito maging bagyo? Okay, mahina naman ang chance nito na maging isang ganap na bagyo, subalit yun nga, magpadala ng mga pag-ulan dito nga sa silangang bahagi ng Kabisayaan at dito sa Southern Luzon. Maraming salamat, Meno, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagay ng panahon. Yan nga't nakaparem natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Maliwalas man ang panahon na asahan ngayong araw, posible pa rin namang umiral itong mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms. Kaya naman upang maghihanda saan man ang lakad mo ngayong araw, narito ang ilan sa mga bagay na dapat mong dalhin. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag labasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ng mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing tag-ulan, iba yung pag-ingat ang kailangan.
Samantala, maulan man ang panahon sa katimugang bahagi ng bansa, maliwalas pa rin naman ang naranasan ng malaking bahagi ng bansa kahapon. Posible bang bumaba ang level ng tubig ng mga pangunahing dam sa Luzon dahil dito? Narito ang pinakauling tala. Dahil kakaunting pagulang pa rin ang naranasan ng Angat Dam sa Bulacan, patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig dito na sa ngayon ay nakapagtala ng 0.29 meters na pagbaba. Sa Magat Dam sa Isabela, ganun din, bumaba rin ang level ng tubig dito na sa ngayon ay 189.03 meters na lamang. Gayun din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na nakapagtala ng pagbaba ng level ng tubig ng dam na sa ngayon ay 208.88 meters. Yan ay as of 6 a.m. October 13, 2019. Diyan lamang kayo at magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala.